Boom! Ang YouTube kaibigang Juan ay isang negosyo. Ang YouTube ang gobyerno at ikaw bilang YouTuber ang negosyante. Ang kagandahan sa negosyong ito ay wala kang binabayarang business permit na kahit magtayo ka ng maraming negosyo sa YouTube ay pwede. Para mas lalo mo maintindihan ang pinasok mo bilang isang YouTuber ay ipapaliwanag ko sa ganitong paraan. Ikaw bilang YouTuber ay binibigyan ng karapatan ng YouTube na magnegosyo. Ang tindahan na nakikita mo ngayon ay ihahambing natin sa iyong YouTube channel. Mapapansin mo dyan ay dumungaw lang ang dumaan na customer. Karamihan ng mga viewers sa YouTube ay napapadaan lang sa mga YouTube channels. Karaniwan kapag hindi maganda ang channel art o kabuuan ng iyong channel ay hindi na ulit pumapasok sa iyong channel ang mga viewers o kung sa negosyo ay ating mga customers. Imaginin mo na ang iyong YouTube channel ay isang tindahan. Kapag pangit ang store signage, tingin mo ba ay mataas ang tsansa na may papasok na customer? Ang store signage na tinutukoy ko ay ang iyong channel banner o channel art. Maya-maya ay i-reveal ko ang isa pang bagay na libre na ibinibigay ng YouTube sa ating mga YouTubers. Pero bago ako magpatuloy ay gusto kong sabihin sa iyo na ang business partnership na ito sa pagitan ng YouTube at YouTuber ay may mga policy na dapat sundin upang maging maayos para sa mga viewers. Siyempre, ayaw ng YouTube na mapahamak ang mga viewers sa mga inilalabas na videos ng mga YouTubers o inihahalin tulad ko sa mga produkto na inilalagay mo sa iyong tindahan. Sa dalawang example na channel banner o channel art na ito ay inilagay ko sa taas ng tindahan. Kanino ka papasok? Siyempre, dun sa tindahan na nagbibigay sa iyo ng magandang impresyon. Tandaan mo, hindi pa kilala ang iyong tindahan, lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa iyong negosyo. At ito ang iyong YouTube channel. Sa isang video upload na makikita ng viewer sa YouTube, ay maaari ma-curious siya kung ano bang channel ang gumawa nito. Ihahalin tulad ko ito sa isang produkto na inalok sa isang customer. Noong nagustuhan niya ang produkto, ay hinanap niya ang tindahan nito. Ang mga video uploads mo ang magdadrive ng mga customers pabalik sa iyong tindahan. Ito ang critical sa atin bilang YouTubers. Kapag hindi sila bumalik sa iyong channel upang panoorin ang karamihan ng iyong mga videos, ay bababa ang chance na humata ka ng views at ito ay makikita sa record ng YouTube. Imaginin mo ito, ang dami mong produkto sa iyong tindahan pero sandali lang pumapasok ang karamihan ng mga customers. Mapa second time o first time nila makita ang tindahan mo. Karamihan sa mga customers ngayon ay maselan o sensitive. Ang iba naman ay choosy at lagi mong tatandaan na ang mga customers ay may kanya-kanyang gusto. Hindi lahat ng tinda mo ay magugustuhan nila, lalo na kung sari-sari store ang napili mong negosyo. Nakuha mo kaibigan Juan ang punto ko? O baka ma-misquote mo ang sinasabi ko. Ipapaliwanag ko maya-maya. Ito ang dapat mo malaman. Masakit man tanggapin, may problema ka sa iyong produkto. Maaaring pagdating sa packaging na ihahambing ko sa ating thumbnail o problema sa iyong content o topic na ihahambing ko naman sa mismong laman ng produkto na iyong binebenta. Tingin ko ay alam mo naman na malaki ang porsyento na pwede mong kitain sa YouTube ay galing sa ads at per 1,000 views. At iba pang mga revenue opportunities gaya ng super chat, super stickers, super thanks at iba pa na binibigay sa atin ng YouTube bilang tulong kasi alam niya na mahirap talaga kumita lalo na sa panahon ngayon na dumadami na talaga ang nagne-negosyo o gumagawa ng YouTube channel. At syempre, negosyo ito, tiyak na rin ang kita ng YouTube. Trivia lang, alam mo ba sa taong 2021 ay mayroong 31 million YouTube channels? Kung negosyo yan, paano ka makikipagsabayan sa mga umaasensong YouTube channels sa pareho mong napiling niche? Ngayon pa lang ay kailangan mo nang i-work out ang iyong negosyo sa tamang paraan. Ang competition ay okay sa negosyo basta maging updated ka lang sa mga trends o gusto ng mga customers na tinatawag natin dito sa YouTube na mga viewers. Huwag matakot na mag-innovate o baguhin ang iyong content ayon sa hinahanap ng mga viewers. Malaya tayong mamili ng negosyo na gusto mong itayo sa YouTube. Pwedeng sari-sari store kung saan halo-halo ang mga videos mo. Sari-sari content. Kikita ka nga pero tingi-tingi. Pwede kang gumawa ng channel na focus products. Parang tindahan ng sapatos o alahas na halos yun lang ang nakikita mo sa tindahan. Pero dahil mataas ang price point ay mas mataas ang posibleng revenue. Ako ay mayroong monetized channel at iba pang mga channel. Pero dahil ako ay bago lang na YouTuber at natuto ako sa loob na isang taon, aking i-apply ang mga natututunan ko sa channel na ito. At upang makatulong sa mga kapwa small YouTubers na gustong mag-grow sa YouTube, may trabaho tayo bilang negosyante sa YouTube na mag-promote ng ating mga produkto o tinatawag na videos bilang parte ng ating marketing. Bukod dyan, ang YouTube ay libreng nagmamarketing ng ating mga videos sa mas marami pang tao kapag naramdaman niya sa kanyang record na maganda ang viewer experience sa video mo. May mga naobserbahan ako ng mga nagtayo ng negosyo dito sa YouTube. Pero yung iba ay sumuko na. Ito lang ang masasabi ko. May pag-asa pa. Hindi kita pipilitin mag-subscribe, kaibigan, kung hindi mo gusto ang mga paparating ko na produkto o videos. Ang mahalaga sa akin ay nakapag-share ako sa iyo ng mga obserbasyon ko at mga latest na natututunan ko sa pag-grow ng YouTube channel. Pero kung nagustuhan mo itong video ay pakikiliti ang like button sa ibaba ng video. Samahan niyo ako kung paano mag-grow ng YouTube channel
o ang negosyo na walang business permit dito sa YouTube. See you sa next video!